Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama na mga martir. Si San Lorenzo ang kauna-unahang santo ng Pilipinas. Ang katapangang ipinakita niya bilang isang saksing laiko ang dapat nating tularan sa ngayon. Hindi niya tinalikdan ang pananampalatayang Kristyanismo sa harap ng pag-uusig na humantong sa pag-aalay niya ng buhay alang-alang sa pananampalataya. Kilala si San Lorenzo sa pamusong katagang, "Pagkalooban man ako ng sanlibong buhay, iaalay ko lahat ito sa Diyos." Ako po si Sister Amelyn ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mabuting balita ngayon. Habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may nagsabi kay Jesus, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta." May lungga ang mga pusang gubat at may mga pugad naman ang mga ibon, ang anak ng tao na may wala man lang mahiligan ang kanyang ulo. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." "Pauwiin mo ako para mailibing ko muna ang aking ama." "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Humayo ka naman at ipangaral ang kaharian ng Diyos." "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero pauwiin mo muna ako para makapagpaalam sa aking mga kasambahay." "Hindi bagay sa kaharian ng Diyos ang umahawak ng araro at pagkatapos ay lumilingon sa likuran." Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Sabi po sa kasabihan sa wikang Ingles, "Say what you mean what you say." Sa madaling sabi po, dapat may paninindigan ka. Hindi ka wishy-washy, paiba-iba. Yung mga taong paiba-iba po kasi mahirap silang kausap. Nakakapagod kausap. Sa ating ebanghelyo, ganoon ho ang nangyari kay Jesus. Sabi nung isa, "Lord, kahit saan ka magpunta, susundan kita." Yung isa naman, "Lord, susunod ako, pero wait, may gagawin muna ako." Yung isa naman, "Lord, susunod ako, pero magpapaalam muna ako." Hindi po madali sumunod kay Jesus. Sa parehong daan, sa daan ng krus, kasabay mo siyang tatahak. Kaya naman anumang bigat, anumang suliranin, kung handa mo itong ialay sa kanya, gagaan, magiging makabuluhan. Kaya naman ang tawag natin doon ay sakripisyo. Isang bagay na mahirap gawin, pero alam mong hindi para sa wala. Alam mong may katuturan, may kahihinatnan, at may kabuluhan. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang paggunita sa unang santong Pilipino, at siya po ay martir, si San Lorenzo Ruiz de Manila. Isang simpleng lalaki at katekista. Siya'y pinatay po sa bansang Japan. Siya'y martir ng simbahan dahil alam niya ang pagsunod kay Jesus, kailangan mong manindigan at magsakripisyo. Sapagkat anuman ang maging ending, alam mo magiging makabuluhan. Manalangin tayo, San Lorenzo, tulungan mo kami sa kagustuhan naming makasunod kay Jesus. Tulad ng pagsunod mo, may paninindigan, hindi takot sa sakripisyo. Panatag dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Pag-iisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Para sa inyong namasugid naming followers, sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID, at ng iba pang may karamdaman. Kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Amelyn ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga sipi mula sa aklat ng mga kawikaan. Ang nakikinig sa salita ay nakakatagpo ng katiwasayan. Ang nananalig sa Panginoon ay naliligayahan.